Hi everyone, I'm Chris. Ngayon, ipapakita ko sa inyo step by step how to control your Android phone or iPhone on Windows PC for free. Makikita nyo dito guys yung notifications ninyo from your phone. You can make phone calls and download videos or photos from your phone. You can mirror your phone onto your PC. And you can control your phone directly onto your PC. Kailangan muna nating i-download itong Dell Mobile Connect driver. Yung link na to, ilalagay ko na lang sa description ko. So, intayin lang natin matapos ito. Install nyo na yan. So, pagkatapos nating ma-install yung Dell Mobile Connect driver, punta na tayo sa Microsoft Store. Doon sa may taskbar, hanapin nyo lang Microsoft Store. Pinin nyo sa Microsoft Store, may search bar dyan, Dell Mobile Connect 3.3. So guys, if you have a new Dell computer, you'll see a button here in this space that allows you to install the app. If you have a different computer or an older Dell computer, you'll see a text at the top that says, "This app is not compatible with this device." So guys, dito, kahit anong computer nang gamit ninyo, okay, pwede naman siya. So meron lang talaga tayong kailangan baguhin para maging compatible ang device nyo. Kailangan lang baguhin sa registry. Ngayon, punta tayo sa taskbar. Push nyo lang yung run. Ayan. Tapos dito, lalagay nyo lang dyan, regedit. Sundan nyo lang yung gagawin ko para makita ninyo kung ano-ano yung mga pinasok kong folder. So guys, ang una natin pinasok, hotkey, local machine, sunod software, Microsoft, Windows, current version, and store. So ngayon, nandito na tayo. So guys, dito sa store content modifier, i-right click nyo yan, tapos piliin nyo yung modify. Tapos dito, palitan nyo lang siya ng Dell underscore XPS. Then okay nyo na yan. Close na natin yan. Ngayon, pumunta tayo ngayon ulit sa run. Puntahan ulit natin yan. Tapos, ito yung lalabas. Ilagay nyo lang dyan, wsreset.exe. Tapos, buksan ulit natin yung Microsoft Store. Search ulit natin yung Mobile Connect. So, ayan, lalabas naman yun dyan. Ngayon, guys, eto, pinakita ko muna sa inyo to. So, huwag kayong magtaka kung bakit may binago na tayo, pero bakit ganito pa rin yung lumabas. So, pinakita ko lang sa inyo, guys, na kung ganito, halimbawa, may binago na tayo sa registry, tapos ganito pa rin yung lumabas, meron lang tayong kailangan baguhin ulit sa registry na yon. Pwede kasi siyang gumana sa mga gumagamit ng Dell. Pero dahil hindi siya gumana sa akin ngayon, meron lang akong kailangan ulit na balikan doon sa registry para baguhin, para gumana na sa akin. So, sa iba na hindi gagana, pwede niyo sundan yung gagawin ko. So, guys, ngayon, punta ulit tayo sa run. Ngayon, regedit, type niyo ulit yan. Tapos, dito,
Kailangan nyo lang dyan mag-right click, tapos create new. Tapos i-rename ninyo na i-rename niyo na OEM ID. Tapos double click nyo lang dito sa value data, lagay nyo Dell. Tapos guys, dito sa store content modifier, di ba nilagay natin dyan Dell underscore XPS. So papalitan ngayon natin yan. Right click nyo lang, tapos rename Dell Inspiron. So guys, pinapalitan natin tong value na to kasi pag pumunta tayo sa Microsoft Store, hinahanap kung anong device ang gamit natin. So kailangan ma-match natin tong value na to to install this app. Ngayon, katulad ng ginawa natin kanina, so sa huli, puntahan ulit natin tong run. Type ninyo yung wsreset.exe. Okay lang, kusang nawawala yan or pwede nyo rin i-close yan. Tapos, restart nyo yung computer nyo. Ngayon guys, eto na, na-open ko na yung computer. Punta ulit tayo sa Microsoft Store. Hanapin nyo ulit yung Dell Mobile Connect. So guys, dito, makikita nyo sa right corner nyo. Meron dyan nakalagay free, tapos get. Ayan. So guys, pag ito yung lumabas sa inyo, ibig sabihin, successful na yung ginawa ninyo. Pindutin nyo lang yung get. Ayan. Sa taas, makikita ninyo downloading Dell Mobile Connect. Ngayon, launch na natin. Ayan na. So, ayan. I-click nyo lang yung box na yan. Tapos, get started. Piliin nyo lang kung ano yung gamit ninyo na gusto nyo i-connect dito sa computer ninyo. Ako kasi Android. Ayan. Dito sa QR code na yan, para ma-install ninyo sa phone ninyo, pwede ninyong kunan yan. Pero pwede rin naman kayong mag-download na lang sa Play Store. May darating sa inyo na code na kailangan ninyong ilagay para mag-connect na siya sa phone ninyo at sa PC. I'm not afraid of the dark.
So guys, dito sa Registry Editor, para hindi na kayo mag-manual pa, hindi ko na kayo pahihirapan, pwede nyo i-copy-paste yung nasa description ko. So sana nakatulong sa inyo ang tutorial kong ito. And if you like this tutorial, please give me a thumbs up. And if you're new here to my channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell so you don't miss anything. Thank you for watching. Hope to see you next time.